seconds remaining. Yun! At nagbabalik kami, Grand Finals! Na itong ating Dream League Season 11, Major! At VP vs. Vici Gaming, yung magkalaban dito. Fanatic! Natalo sila kanina. Kaubos. Third. Medyo nagkulang na kaunti. Kaya naman kinapos. Sana. Kinapos yung mga tropa nating Fanatic. Pero at least, di ba, third naman sila eh. Yun nga, boss. Maganda pa rin yung performance nila. At the same time, hindi naman na... May kakaila na malakas talaga yung VP. So, at least nakakuha rin sila ng one win kanina. At nakita natin na kaya naman magpagsaba. Oo, kaya naman talaga yan. And ito na nga, yung battle ng tradition mga sir. Virtus Pro, tatlo nga beses sila na pumasok na dito sa ating major finals. Nung Kuala Lumpur, nung Chongqing, pati na rin itong Dream League. Tatlong straight sila, puro sila yung grand finalist. While itong Vici Gaming naman, bago. Kadalasan pag major, sila yung pang top 2. Nung last DPC points, yung noong 2018. Pag nag-final sila, hindi pa sila nag-champion mga sir. Lagi po silang second. And let's see kung Vici Gaming, mabibreak na ba nila yung curse na yon. Kung EG laging third, itong Vici Gaming laging second. Razor, Shadow Shaman, and Shadow Demon. Dalawang Shadow dito ha. Para side ng Virtus Pro. While Vici Gaming naman, Oracle and Earth Spirit. Yung kailang first two pick. Yung Shadow Demon, was sobrang ganda niyang counter against Oracle. Wow. Kasi yung ulti niya ngayon, yung continuous na yung purging niya. Oo. So kumbaga yung heal na gagamitin ng Oracle kapag ka nag-false promise siya, natatanggal din agad. Okay. So wala na kagad heal yung Oracle dito kapag ginamit niya ng false promise yung backup niya. Maganda nga ito. Magandang counter yun. Mm-hmm. At the same Plus, time, yung combo niya boss sa Razor. So medyo mahirap siyang kalaban. Para dito sa... Kuha na nga. Higop na nga damage plus lubog. Sobrang masulit talaga yung Static Storm. Plus, ito rin Static Link. And ito rin Shadow Demon na maganda rin to against sa mga tipong Pugna, Necropos na nga kahapon ginagamit dito ng Vici Gaming. Pero Vengeful Spirit yung pinick dito ng VG. Mukhang core Vengeful na boss. Mm. Pwede nilang ilagay sa offlane kagaya na ginagawa ng Secret or mid lane naman. Ginagawa din ng Kin Gaming. Mm-hmm. So, malaking possibility VG ng mid. Pero pumick sila dito ng Vengeful Spirit kahit na may Shadow Demon ha. And a Tidehunter para side ng Virtus Pro. Ito ngayon yung mga nausong hero. Yung Enigma, Tidehunter, yung mga talagang malalakas sa teamfight. Yan yung mga ano diyan, yung mga pinipick ngayon diyan. Basta lang kwento mo naman musta panaginip mo. Naginip nga ako umaga na eh. Kala ko umaga na mga sir eh. Feeling ko mahaba ng tulog ko. Kasi yung tulog ko kanina, 'di ba, after ko mag-cast, mga 8:30 yun eh. Ay, 8:30 sakto boss. Nagising ako 9:45 kasi nagpagising si Kuya Nick dahil alis kami ng 11:30. So, parang isang oras lang yung tulog ko. Nandun kami, tagal pa namin naghintay, alas stress pa yung ano eh, yung start yun eh. Death Prophet para sa side ng Vici Gaming. Ako boss, alas 4 ako ginagising. Sarap ng tulog. pagkahiga ako, bagsak agad talaga. Naka-makeup ka ba boss? Hindi, walang makeup yan. Talagang gwapo lang ako. Kanina, makeup pa kami, kaso parang ano rin eh. Parang wala rin, pinagpawisan nga si Kuya ni kagad eh. Death Prophet. Kaso isang purge lang din 'to, parang ang hirap para sa Death Prophet, 'di ba, nang lumapit. Pero boss, yung Vengeful maganda siyang counter din dito sa Razor kasi kung sino man yung mahigupan, swap pwede na. Kagad niyang i-swap out tapos siya na ilalaban sa harapan. Mm-mm. Pero yung mukha kasing mag-early game boss yung Vici Gaming. Mm-hmm. So, Death Prophet mid, once na makuha niya yung ultimate niya, magiging aggressive na sila kasi hindi pa naman ganoon kalakas yung damage output ng Virtus Pro early on base doon sa apat nilang heroes. Oh, early push. Yung gagawin dito ng Vici Gaming, let's see, Virtus Pro naman, yung kanilang teamfight talaga yung babayaran mo dito eh. No one, nakita natin siyang gumamit dito ng Razor, kadalasan explosive din yung kanyang ginagawa. Higop, talagang didigitan niya, normalin, plus BKB, diba? Sobrang sulit din itong Razor eh. Tsaka magandang counter siya sa mga usual carry nung meta natin. Kasi pare-pareho silang nag-rely sa physical damage. Juggernaut, yung troll.
yung Terrorblade, yung pipit sila rito. Phantom Assassin din, boss, kasama din. So, may replay ba kayo ng The Nationals? Punta lang po kayo sa Facebook nila. Facebook.com/PHNationals. Yan. Mapapanood nyo lahat doon. Rosalo pa, shoutout naman mga taga North Caloocan. Peace, sabi dito ni Goat666. Shoutout sa'yo. 5 seconds remaining. Saan kayo nakabit dito? Wala tayong pambit eh. Kung bibit man ako, BP pa rin ako rito eh. BP 3-1. Yun yung pinaka-maximum na. Tsaka masanay sila boss sa mga grand finals din eh. Yung Virtus Pro. Whereas kasi yung Vici Gaming. Although nandun pa rin naman yung pressure sa Virtus Pro. Mas malaki lang yung pasanin dito ng Vici Gaming. Mm-hmm. Kasi kumbaga, parang ano natin, make or break din. Na kung mananalo man sila dito, masisecure na kagad nila yung DPC rank nila dito. Yung secure, yung top... Dito qualification doon sa TI. Dito mo si ROTK, naka-lollipop pa. Grabe naman. And nakita natin yung mga Chinese team ngayon na nagbabalikan or mga Chinese player, matatandang Chinese player na lumalaro na ulit. Aba. Feeling ko kasi dahil sa kanila yung TI9 eh. So syempre, yung mga datihan na parang gigil na ulit mag-Dota. Diba? Shansheng, nakita natin, nagbumalik na sa newbie. Siya na yung mag-position 5 doon. And then, yung e-home, may pinost sila na may flag o may Aegis ng TI2, may Aegis ng TI4, may Aegis ng TI6. It means daw, parang isa-isang player from that roster na nag-champion. Ang isip ko dyan, si Ferrari, kukunin nilang mid. Si Xiao 8 babalik ng laro, mag-offline yan. And then yung Innocence, yung TI6. Tama. Pero boss, yung newbie nag-post din sila eh. Nandun si Ferrari. Sa sa Mr. Gameboy naman. Oo. Pero so pwedeng si Chuan or si Fate. Pwedeng si Chuan nga ata. Pwedeng si Fate din boss kasi medyo mahina yung performance ng newbie eh. So marami pang pwedeng mangyari dyan. Ang ganda ng mga ganito kasi syempre nakikita natin yung mga datihang player bumabalik sa scene and it's time para sa TI, diba? Lahat naman sila inaabangan natin eh. Nangangarap din naman silang mag-champion. Oo. Yung mga yan. And ito, Paparazzi Morpling yung kanyang ipipick dito. Well, Ramses naman on Phantom Lancer, parang TI8 OG versus LGD. Ana versus Ami. Yan nga, boss. Pero magandang counter yung Morphling doon sa Phantom Lancer kasi nakapagsummon din siya ng Illusions tsaka yung Doppelganger at tsaka yung Juxtapose din. So, mahihirapan patayin ng Virtus Pro itong si Morphling. Oo, let's see rin kung baka mamaya kasi ma-disable bigla ng Shadow Shaman yan. Naka-Diffusal Blade itong si Phantom Lancer. Ubus talaga kagad yung mana niya dyan. Totoo ba na direct invite sa MDL ang TNC mga sir sa regional qualifiers po? Invited na po sila. Hindi na po sila nag-undergo ng open qualifiers. Tapos na po yung open qualifiers natin. May mga nanalo na doon. Pa-update ako kung sino nanalo. And eto, Vici Gaming, yung una nating team na pumasok sa Grand Finals, the Chinese squad, Paparazzi. Yung gagamit dito na itong Morphling Young sa kanyang offlane Venger Spirit. Fade naman. On Earth Spirit. And then Ori yung gagamit dito ng Dead Prophet. Then Oracle nito si D. Samantalang sa Virtus Pro naman si Solos ang Shadow Demon. Phantom Lancer ni Ramses. Si Noone sa Razor. Tidehunter ni Pasha. At si Roger sa Shadow Shaman. Yun o. Shoutout po sa mga nanonood sa atin dyan mula kahapon pa. Teka lang, mag-promote na muna kayo mga sir. I-share nyo na yung ating live stream para naman maraming makapanood. Kuya Nick, may post ba tayo sa Kuya Nick? Meron pa. Pero yung ano boss, yung Shadow Shaman, isa talaga sa pinaka-flavor nung no tournament. Oh, kasi once na makakuha kayo ng early towers, pwede nyo na kagad makuha rin yung jungle nung kabilang side. So yung momentum nung lineup nyo, mas malakas compared sa enemy team. So yung mga heroes na makaya mag-push early on, yun yung usual na pinipick dito. Kagaya ni Death Prophet, kagaya ni Vengeful, tsaka nitong si Shadow Shaman. The battle begins. So, tingin natin yung Bounty Rune pickup.
Oo, oh, ito na nga. Tiga... Da, oh, tatlo sa side ng VP. Wow. Nakadampot pa nga ng bounty rin din sa bottom lane. Itong si Roger. So, ito nga po yung grand finals natin. Vici Gaming. Lagi silang second. Yun yung problema nila eh. Every time na magma-major minor sila, lagi silang second. Hindi na sila naging champion. Yung last na DPC po, ano, boss, no? Oo. Run. And ito namang VP, sobrang consistent. Talaga nga lagi sila sa grand finals. Lagi nila nakalaban Team Secret. Pero dito sa tournament na to, tinalo na si Secret. Pero oh, pumasok dito. Ito si Pain. Yun nga lang, si Pasha yung kanyang tinamaan. Pero Roger naipit sa kagubatan and paparazzi getting the first blood dito sa bottom lane. Pasha naman yung next target nila. May ikot pa ba ulit? Itong si Fade. Oh, napatay rin ulit itong si Pasha rin sa bottom lane. Double kill para kay paparazzi. Medyo hindi naging maganda yung position, boss, nung Shaman. So, napunish din nila agad dun. Kasi nagulat din sila na may, ano, na may Earth Spirit pa rin. Kala nila mag-rotate na. Basok na pala itong Vici Gaming sa TI natin. Dahil bumaba na yung points na kailangan. Oh, eto naman ngayon. Si Solo, yung delikado dito. Grabe naman yung Fade dito. Ha. Kahit saan nandoon itong Earth Spirit, pinaparamdam niya yung kanyang presence dito sa game natin. 2-0 nga kagad yung score. So let's see kung paano makakabawi itong Virtus Pro. Bumaba na rin po siya yung required na DPC points. Parang 3-8 na lang yan. 3-8-21 na lang yung required na DPC points para mag-qualify. Kaya lang po yung Fnatic. Yung Fnatic kumulang eh. Parang 3-6 yung nakakuha nila. 3-4. 3-4-40. Konti pa sana para dito sa may... Pero ito, patanga. Yung, yan, yung regional qualifiers natin ng MDL. Malapit na yan. 30, no? 30. So, ang mga pumasok dito, direct invite po. Yung Fnatic, Mineski, Boom ID, pati yung TNC. Ayan. Mukhang consistent naman. Lota kasi. Tama nag-disband naman. Eh. So, ganun talaga. And then, sa open qualifiers na pumasok, EVOS, Neon Esports, WG Unity, saka Tigers. Sila din, di pumasok na sa regional qualifiers. Oh, ang gandang dodge. Kaya from Ramses, hindi siya tinamaan ng stand doon. Akala ko nga boss, magta-third place lang yung VP eh. Kasi yung Kuala Lumpur first place sila. Tapos yung Chongqing second. So akala ko, magiging consistent sila na pababa. Baba, no? Pero hindi. Grabe yung VP kanina. And Roger. Oh, yari naman siya ngayon dito. Paparazzi. Grabe naman silang mag-lane sa bottom lane, no? Sobrang last kasi boss ng nuke netong si, ano, si Oracle early on. Kasi pwede niya kagit gamitin yung combination ng Purifying Flames tsaka Fortune's End. So, bato lang siya ng bato. Tapos, medyo nangangayaw yung heroes netong Virtus Pro. Kasi hindi pa naman sila ganun kakunat early on. Ano status ng TNC? Ang alam ko, pang 11 na sila. Tapos, pang 12 yung Team Liquid. So, very crucial yung next na major natin, which is yung MDL nga. So, hopefully, mapasok sila doon. Pero meron pa naman ko second. Eh, pangalawa pang... Ay, isa pang natitirang major, which is yung sa Epicenter. Vici Gaming, lagi silang second. ESL, Katowice 2018, WCA 2016. Puro second lang sila. And then yung... Nag-champion sila nung last minor. Yun yung pinakamagandang ano nila talaga dito. Star Ladder. Oo, nung Star Ladder, nag-champion sila. Kaya sila nakapasok dito. Ito po yung battle ng nag-champion nung minor, kaya nakapasok dito. And then, yung consistent talaga na team, itong Virtus Pro na laging nasa finals. Actually, hindi ko na nga boss ina-expect na aabot yung VP sa finals kasi hindi ganun kaganda yung performance nila nung mga nakaraang tournaments, kahit nung MDL. Although, umaabot pa rin sila ng mataas, pero nakikita natin na parang kulang sila sa practice. Alam mo, parang saktuan na lang yung VP, no? Na hindi yung siya nakakatakot na parang ang bilis din na tumapos ng laro. Tapo. Ngayon, parang minsan may chance pa silang matalo, pero kadalasan talaga nakakamali lang yung mga team na nakakalaban nila. Pero speaking of nakakamali, ito si Roger, nabigyan na naman sa bottom lane. And isang malinis na 4-0 kagad yung start dito ng Vici Gaming. The Chinese squad, matindi sila rito ngayon ha. Isa ding problem was nung lineup ng Virtus Pro, hindi nila kayang pumatay early on. Kasi hindi naman, kahit ma-hold ni Shadow Shaman yung mga heroes nito, Vici Gaming, hindi naman kaya pumatay nitong si Tidehunter.
So, napapunish lang sila nung heroes naman nitong Gucci Gaming. The aggression still dito sa bottom lane, Roger. Pang ilang beses na namamatay yan? Pangatlo. Pangapat na. Four kills coming from that 5 kills na itong Avicii Gaming. Galing kay Roger. And si Roger, pag hindi maganda yung start niya, parang wala rin siya nagagawa sa buong laro eh. Lalo shaman siya, boss. Kasi, kagaya kasi namin natin, once na makakuha ng early tower push itong si shaman, pwedeng makatulong sa buong team niya. Eh, mukhang matatagalan pa makuha niya yung level 6 rito kasi level 3 pa lang din siya. And Roger, hindi naman siya katulad dito si DJ na sobrang greedy mag-farm na yung support nagiging parang mid lane. Ito kasi si Roger, kadalasan, pag 4 siya, yung pinakamataas niya ng position na makukuha, mga position 3, no? Yun na, 4 to 3 siya eh. Pero ito si DJ kasi parang 4, magiging parang mid lane minsan, siya yung bubuhat. Pero Roger, kung ganito yung start niya, mahihirapan yung team dahil nasa kanya yung disable. Pinaka-disable dito ng Virtus Pro. Pero nabasag na rin, boss, yung sa mid. Kaya nga, ang bilis. Sakto pagkakuha ng level 6 din ng Death Prophet. Mm-hmm. Ito na, yung rotation. No one. Nakakuha na niya agad sila yan. Fade, naispatan dito si Ramses. Pero kita mo, once na na-open yung mid lane, it's time para sa Krob na mag-alaga na. Mag-farm. Siguro, ipapa-cooldown nila yung mga skills niyan. Yung kanyang exorcism. And then, ready to go naman ulit yan. Mag-take na yan ng Tore. Top lane, bottom lane. Ganyan na yung gagawin yan. Antay lang na rin natin yan. Tsaka mas madali na boss pumunta sa jungle. Itong Virtus Pro. Kasi wala na rin yung tower nga dito. Ng Virtus Pro sa middle lane. So, pwede silang itulak. Pero, uy, naku, Roger na naman! Pang limang beses na to mga sir. No. Roger. Mukhang may taya sa first 10 kills. joke lang. Tsaka mas kagaya nung kay DJ kasi di ba, siya yung nagpo-provide ng tempo ng early game. Pero si Roger kasi parang siya yung nagpo-provide ng tempo para sa kalaban. Kaya nga. Kaya yung nangyari ngayon. Kasi yung disable na skill nasa sa'yo eh. Oo, yung setup ng kills na mga kasama mo nasa'yo. Eh, kung palagi ka patay at naku. Lagi ka nagbibilang sa gilid. Yung hirapan talaga sila pumatay dito. 7-0 kagad. Vici Gaming. Muntik na silang mag-disband. Pero ito ngayon, mukhang magka-champion pa. Grabe yung kanilang performance dito. Delikado yung shaman mamaya. Lalo, pwede siyang i-one-shot lagi ng Morphling pagdating ng league game. So, mukhang magiging 4 versus 5. Pinamahan naman ni Stan. Solo siya naman ngayon. 8-0. Sobrang init nitong Vici Gaming. Hindi makasabay ng tempo itong Virtus Pro. Lalo't wala pa rin Ravage boss yung Tainata. Eh, itinira niya ng kunin. So alam ng Vici Gaming na yan pa yung moment na sobrang laas nila against dito VB. Kasi meron na rin silang, meron din sila exorcism na malapit na rin mag-cut off. Pero kailangan nata dito kumalma ng mga player dito ng Virtus Pro dahil si Ramses napag-farm naman siya eh. Pero kung sobrang farm nung mga kalaban niya dahil sa kills, mayayari rin yung Phantom Lancer. Kasi marami rin sila pang lockdown. Meron din silang stun, meron silang silence. And once na maipit din dito si Phantom Lancer, pwede siya mapatay ng Morphling kasi hindi naman siya ganun ka kunat. Sa sobrang ahead ng Morphling, muna siya Lincoln Spear. And ito, Razor. Farming lang yung jungle dito. No one. Kailangan niya makabawi dyan sa gitna. Medyo nahirapan siya, nakakuha na sila kagad ng Tore. Kaya nag-jungle na lang muna itong Razor. Ramses, ganun din yung ginagawa. Puro farm na lang muna sila dito. Oh, may stacks. And pinoprovide itong mga support ng VP. Kaso sino kukuha nun? Tsaka delikado boss, kasi sobrang dali ng puntahan itong Vici Gaming. Dahil wala na nga yung mga first towers. Kaya nga eh, open na yung mid lane, pati yung bottom lane. Actually, di-defend na kagad nila boss, dalawang ward na kagad yung nakalagay doon. So, hindi talaga nila ibibigay. Kaya lang, sobrang hirap nun eh. Most likely, si Taitato yung kukuha, boss. Lupon registration link, di ba tapos na yan? Bukas, boss. Kulang pa rin? Okay. Eto mga sir, mag-register pa kayo doon sa Auto Chess Tournament natin. Kulang pa daw kami ng ibang ng konti pang players. Alam ko, kasi may mga pawn kasi na sumali, mga sir. Siyempre, gusto natin na quality ng mga laro. Okay. So, sali kayo dyan, ha? Phantom Lancer. Siya naman yung mabibigyan ngayon. Nasa island siya, pero napag-double ganger. Yun lang. Tinakpo niya yung peke. Huli pa rin. Itong si Ramses. 9-0, mga sir. Pero,
isipin mo ha, 9-0 yan, pero 2K lang yung kalamangan ng Vici Gaming dito. Mukhang eto na yung first kill ng VP, Young Delicado. Ang ganda lubog. Preventing ito si Young na makatakbo at mamamatay niya yung Venge Spirit. At least hindi na zero itong VP. Tsaka wala pang tower push boss yung VP, whereas kasi itong Vici Gaming, malapit na sila magtatlo. So kahit na lamang sila sa kills, meron silang tower pushes. 2K pa lang yung lamang dito. Vici Gaming. Boss, alam, mukhang may tulog ka na. Oo, nakatulog na ako. 8:30 ako natulog ng gabi. Ngayon, ano oras na ba? 1? 1. Yan. Nagising ako ng 1. Mga 12:30 ako nagising yan. Tatlong tower na boss yung nakuha dito ng Vici Gaming. 10 minutes pa lang yan, mga sir. Tatlong tori na nga kagad yung nakakuha. And more playing going for Lincoln Spear. Nga, meron siya rito nga Perseverance. Ayan, sasakupin na nila boss yung jungle. Tatry na nilang pahirapan yung farm dito ni Ramses. Mm. Which is yung hero na kailangan talaga magka-farm for VP. Yung TNC naman, mga sir, pala, pag-usapan natin. Yung TNC kailangan nila mag-qualify susunod na major. Yeah, dahil ka. Nasa top 11 na sila eh. Diba? And siyempre, yung teams like Navi, Alliance, once na magpumasok sila yan, and yung defending champion, OG, na nagbabalik si Ana, once na pumasok din yan sa DPC points, yari na eh. Parang bababa na itong TNC to sa kanilang top 12 dapat. Tsaka para din, boss, mas maraming SAA teams yung makasama. Oo. Para yung qualifiers dito sa C, kasi isa lang eh, per region. Kung qualifiers natin dito, isa lang yung kukunin, tapos isa lang din yung team na napasok sa direct invite natin, di ba? Sobrang higpit ng labanan ng mga C teams kung isa lang yung slot na pwede doon sa TI. Para kahit yung mga detonator, admiral, makapasok din sila if ever, man. Oo, ginahin ni Paparazzi yung Shadow Demon dito. Oo, ang ganda pasok ni Fade, sakto-sakto, pero may palubog sa sarili. Yun nga lang, wala na siyang magagawa dyan. Solo, mamamatay, and D getting that kill dito kay Solo. And Tier 2 Tower, 12 minutes ng ating laro, makukuha dito ng Vici Gaming. 10-1 score natin. First, thank you, makukuha rin po nila. And syempre, check nyo yung mga bet nyo sa loot.bet, mga sir. Ayan, gamitin nyo rin yung promo code natin na Lupon para meron kayong bonus gold. Bonus euro. Pero may hirapan na, boss, mag-farm lalo dito yung Phantom Lancer. Kasi open ang hirap, map, eh. Ang hirap na mag-farm dun sa jungle, na yung main jungle. So dito na lang sila sa may ancient camp, which is protektado naman. Actually, tatlo, boss, eh. Tatlong ward na ng Virtus Pro yung nakaposition doon para alam nila kung may pupunta mga heroes ng Vici Gaming. And tatlong lane nila yung bugbog dito. No. Yun ang problema. Wala man lang sila ng pinanalong lanes. Pero still, Tidehunter yan. Isang magandang clash lang. Isang magandang Ravage. Kaya niyang mag-turn around ng fight. Pero no one. Huli siya rito. Atos kaya from Ori. Sobrang aga ng item. Dito ang Venom probe. At patay ka agad si no one. Ori with a killing spree. Wala na, parang unti-unti na sila rito. Pero ang positive side for Virtus Pro, boss, hindi ganun pa rin kataas. 2K pa rin yung lamang dito ng Vici Gaming. Kahit na ang dami na nilang objective na nakuha. Still, Ramses nakapag-farm. Yung Razor nakapag-farm. Itong Tidehunter, may Vladimir's. So pwede na. Kasi kung makakuha rin sila, boss, ng magandang teamfight, pwede rin lang sundan yun ng isa pang tower push eh. Kasi open pa rin naman yung mga tier 1s nitong Vici Gaming. Mm-hmm. So mas malaking XP pa. Ay, mas marami pang gold yung pwede nilang kunin sa lanes nitong Vici Gaming. And then, let's see kung ano mangyayari. Tier 2 tower naman yung next target dito ng Vici Gaming. Wala pa, hindi pa nagagamit yung Ravage. Best of 3 or best of 5? Best of 5 po, mga sir. Yung series natin. Kung kukuha na lang sila, boss, ng outer tower. Ay, tayo magde-defend. Every panalo ng VP, talo sila sa game 1. Uy, ayos siya na. Actually, boss, puro pero, sila 2-1. Oh, pumasok sila rito. Pasha, Delicado, yung Ravage, hindi naman niya ibibigay yan eh. Sayang lang, and dominating para dito kay Ori. Pero nakakuha naman nila yung tier 1 tower sa top lane na ito nga Vici Gaming. Medyo stable pa. Mas gusto ko nga sana, boss, kung nag-early item na si Morphling para may possibility na kumuha agad sila ng tier 3 kung halimbang Manta or kahit nga drums eh.
para din sobrang lakas na nila early on. Parang feeling ko choke point 'yun eh pag ganun ginawa nila na hindi magse-secure ng late game itong ano, Morphling. Choke point kasi 'yun, yung high grounds potential kasi dito. Still may ravage. Pag nagkamali kayo, sobrang taas ng streak na bibigay niyo sa kalaban. Baka makakambak sila, 'di ba? Tapos kayo ikaw naman, wala kang farm na wala kang pang-defensive na item, mayyari yung Morphling. Possible naman, boss. Oo. Pero tingnan, mukhang mag-Ethereal Blade siya dito. Pero siguro yung Manta style, ayan, okay yun, no? O mas yun, kumbaga, pang-push, pang-depensa, pwedeng-pwedeng nga. Pero Lincoln Spear yung kinuha niya eh. Ayaw niya lang malubog. Actually, ang pinaka-crucial boss yung sa Shadow Shaman. Kasi instant yan eh. So hindi siya makakapag-shift ng attribute. Mm. Kasi yung Ravage, yung lubog, at least after nun, pwede niya agad sundan. Oh, nahuli nila rito yung Razor. No one, delikado. No one! Mamamatay na naman siya rito yung mega kill para kay Ori. Yung mid laner dito ng Vici Gaming, nag-i-step up talaga. Mega kill para sa kanya. Grabe naman yun, yung Krob. Dutang-duta nga naman pala siya. 5-0-0 dito sa may Krob. Nahirapan din po si No One kasi wala siyang spot na pwedeng pag-farman eh. Kasi alam nilang nasa possession na ng Vici Gaming yung jungle nila. So si PL kailangan niya sa kabilang map. Tapos ipipilit lang ni Razor dun sa kabilang side. Para kung sino man yung mapick up sa kanila, may nagpa-farm pa rin isa. Mm-hmm. So although si Ramses yung mas mayaman dito, hopefully, mabuhat niya rin dito mamaya si No One para makaka-catch up din siya. Well, nakakuha na nga dito, paparal si Gearing the Regis. Teknik ng BP yan, papatalo muna tapos gagalingan sa susunod na games. Wasala pa share naman player ko dito sa Rame J Ay Cafe na nanonood ngayon. Ayan, shoutout sa mga tropa natin dyan. Ba't yan? And the Earth Spirit going sa kanyang mechanism plus yung grips. Kanina mga sir, di kami makapangulit-tuguan ito. Ang hirap din, kulang sa information na binigay na mga in-tournament info. Hirap eh. Impromptu yung mga pinagsasabi namin doon, kung ano-ano mga pinagsasabi namin. Kumbaga limited boss. No? Oo. Nako, laman yung team, since yung mga player. Eh mga player naman, yung iba kilala, Signal, Exe, yung high fit, konti sa kanila. Pati yung PLDT Smart Omega. Pero yung Bren E-Pro, puro baguhan sila rin. Bago yun. Ang hirap, mahirap magbigay. And tayo naman, di naman tayo nanguhulala sa casting. Kailangan nag-research tayo. Eh mahirap mag-research sa kanila. Di natin makakilala yung mga player. Lalo wala naman silang online info rin. Oo. Isa na kilala doon, si Kenchang malupit yung Scarlet. Oo. Oh, nahuli nila dito. Itong Shadow Demon, patay si Solo kagad dito and dominating para kay Papa Razzy. Yung ginagawa dito ng Vici Gaming, puro suntok sila rito eh. Suntok. Ito nga, VP naman parang, Masak sila lagi eh, no? Pero 1K lang yung kalamangan ng VG rito, ha? Maganda rin yung ginagawa boss ng PL eh, na talagang tinuturo lang niya yung lane kung saan wala yung Vici Gaming para mapilitan sila mag-back na mag-back. Kasi hindi pa rin sila makapag-push ngayon. Ano yung timing dito ng VP na hinihintay? Gusto ko sana boss makakita ng BKB para dito kay PL. Pero kasi matagal pa yun. Kasi once na ma-check siya rito, silence ng dalawang heroes ng Vici Gaming, doon na siya magiging maihirapan. Sa tingin ko, ito na yun. Dagger ni Tidehunter. Pero boss, wala pa silang firepower eh. Kulang pa din eh. Razor. Ano ba item ng Razor? Kasi ayaw nila pumalag. Yung Scepter pa lang? Ano yung kayo? Diffusal Manta, siguro. Man. Yung tingin natin yung Diffusal niyan. Okay yan. Pero Tidehunter na huli sa bottom lane. Camera! Ayaw. TP out na. Yung Tidehunter. 14-1 pero 1K lang lead. Yes po. Ganun niya. Dapat farm din kasi talaga itong Phantom Lancer. Ang nakikita ko yung problema boss ng Virtus Pro. Once na gumaw sila, tapos mabuhay pa rin si Morphling sa lahat ng ibabato nila. Sila naman yung uubusin and after eh. Mm-hmm. So kailangan nila mag-ingat pa kung kailan sila go. Pero pwede kasi lang i-surprise gamit yung Blink Dagger nitong si Tidehunter. Open? Close? Radiant's middle tower is under attack. Mga sir, ito yung next tournament natin, yung qualifiers nga po ng MDL. March 30 yan. TNC nandyan, Fnatic nandyan.
And importante yung major na yan dahil yan po yung pangalawa sa huli na major natin. Ang napakaganda yan, syempre. Kakaiba, nasa Disneyland. Pero oo, patay ito si Roger. And the bottom lane naman, si Solo naman pinagtripan dito. Paparazzi, dire-direcho yung aggression niya rito. Static Link, kinumit na dito kay Pasha. Pero Nihil Scepter nga lang siya doon. And out na. Itong side ng VP, 16-1 score natin. Ayaw pa rin yung lumaban, boss. Kasi kahit na dalawang heroes lang ng VP and ang VC Gaming yun nandun. Kung mapapatay man nila yung Morphling, may Aegis kasi siya. So, kailangan nila mag-commit ng Ravage sa una nilang engagement. And after nun, hindi na nila kayang labanan kasi wala silang pang lockdown para dito sa Morphling. So, kailangan nila antayin muna yung Aegis pickup ng VC Gaming. Boss, alo, nakapagpahinga ka na ba? Oo naman, nakapagpahinga naman tayo. After the Nationals, buta tayo sa may victory party ng TNC. And ito, may nagtatanong, saan team na si Raven? Nandun po kanina si Raven. Aba? Oo, nandun siya sa may TNC, mga sir, kanina. Pinakita doon yung video nila nung OG, kapunta nung champion sila sa WSG, and then kapunta sa may nag-champion naman sila tawag dito? Chinese? WSG, bro. Hindi, isa pa. China Top. Ah, China Top. Nung champion sa China Top, tapos champion ulit sila sa WSG. Basta lang ang gahit po sa PES mo, kinis. Natural lang yan. Tamang tulog lang. Tubig lang, tubig. Oh, magtutulog kasi kayo. Oo, kita nyo. 8 hours per day yung tulog ko eh. Pero, nag-expire na boss yung ages. Oo. Pero, walang naging gamit. Tower lang. Pero meron na rin siyang boss Ethereal Blade, 300 gold na lang. Handa na. Feeling ko lalaban na yung VP dito. Ito na yung timing na hinihintay nila. Sobra silang nagtiis dito ah. Pero boss, ang isa pa nila problem, meron na BKB and Dead Prophet. Ayun lang. Nafo frontline para dito sa VG game. Kaya nga, kung meron na silang item, may item na rin talaga. Ito nga VG Gaming. And then, yan na nga, yung Ethereal Blade. Ito si Paparazzi, yung mga support dito ng Virtus Pro. Yari. Kailangan nilang mag-ingat kundi talaga isang shotgun lang. Lalo ni Morphling, boss. Kasi si Vengeful, usually sacrificial lang naman siya eh. So si Shaman talaga yung pinaka-important. Ay, si Shadow Demon, sorry. Si Shaman, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makapag-challenge sa mga hero. Pero kung ma-check kagad siya nitong si Morphling, -1 kagad. Mahirap magpakita. Mahirap magpakita sa mga sa Morphling dito ng Vici Gaming. Sure, isang hit ka lang. Ito nga shotgun niya. Si Solo siguro kaya niyang mag-dodge with the lubog. Pero nako, kailangan actually, boss, talaga niya mag-ingat. Basta mabato ni Shadow Demon yung ulti niya tsaka yung first kill okay niya, na pwede siya na siya mamatay. Oo. Pero ito mukhang i-burst nila yung Morphling, pero nakakaramdam si Paparazzi. Grabe naman yung pakiramdam ni Paparazzi doon. Nag-back agad siya. Basta lang ba't hindi sumali si Bayabas daw sa Nationals? Wala po siyang team. Kung may team lang, sasali yun. And yung sa the Nationals po, franchise team siya eh. Kumbaga PBA. Hinebra, Pure Foods, ganun. Hindi siya Pure Foods. Magnolia na pala yun. Hindi siya basta-basta na tournament lang nasasali kayong lima. Hindi pwedeng ganun eh. Meron kayong buy-in dun kung magkano. Then, yun. Mga organization talaga. Oo, organization talaga. Saan po siya pupuntan team? Wala pa eh, pero NA daw may nag-offer sa kanya yung si Raven. Pero Shadow Demon, patay na naman. Unstoppable para kay Paparazzi. 4K na yung kalamangan dito ng Vici Gaming. Unti-unti na silang inuubusan ng farm. Aangat na sila, boss. At hindi pa natin nakikita, boss, yung Ravage nitong si Pasha. 20 seconds. Down yung Shadow Demon. Yung Razor, tinamaan na shotgun. And ito naman yung Morphling. Inuubusan siya ng mana. Ito Phantom Lancer. Pero yan, doppelganger lang. Talaga yung gagawin nila dyan. Ayan, ibinabalik sa kanila. Yung illusion. Oh, the swap! Pero napag-blink dagger out din. Ito si Pasha. Sobrang bilis na. Kukuha na sila ng shrines, boss. So, yung lead dito ng Vici Gaming, although 5K lang siya, pero yung buong map kasi, parang nandito na para sa Vici Gaming. So, nahihirapan na yung Virtus Pro na galing loko. Galing nung pressure talaga na ginagawa nila. Dire-direcho, hindi sila tumitigil na, okay, lumamang tayo, farm lang muna. Hindi eh, nag-farm sila, and then, pina-pressure din nila. Ito nga, VP, pero eto na engagement natin. Nasaan yung Ravage? Na-ward ang agad dito. Pasok sa wards. Yung crop, mga sir. Huwag kang mamamatay yata si Ori dito. Pero eto na yung Ravage. Pero nakapag-BKB si Ori sa likod.
Ano na mangyayari dito? Inugupan siya ng damage at mamatay nga po si Ori. Sa likod naman, eto si Yang, yung mabibigyan 3 rolls on the side ng Vici Gaming. At eto na yung bawe ng Virtus Pro. Sabi sa'yo, isang magandang ravage wow lang eh. Paparazzi tumatakbo, mahahabol ba siya dito? Fade na yung Scepter, nandito na si Ramses. Ubos etong Vici Gaming, apat yung mamamatay sa side nila. And paparazzi lang yung nakaligtas. Wow! Napahiwa-hiwalay din boss ng, ano, eh, ng Virtus Pro yung Vici Gaming. Lalo't naipit yung Death Prophet dun sa wards. So, imbis na sanang may ginagawa siyang iba or nakakapag-kite siya ng heroes, na normal lang siya ng normal nung Razor, which is very good para dun sa Virtus Pro. Oo, tiis-tiis technique lang talaga. Itong VP, well played. At then, may BKB na rin boss yung Razor, so pwede na siyang from frontline. At hindi na siya matatakot dun sa shotgun netong si Morphling. Naiba ako eh, parang nanibago ako mga sir. Kasi sa Nationals kanina, burbakbakan eh. Mm. Ito namang VPVG, bubugbog yung isa, and tiis lang, tapos pumalag. Ngayon, ito na. Nasa kalala yung momentum. 1K na rin yung kalamangan dito ng VP kahit na 18-5 yung score natin. Grabe nga yun, no? Sabi nila boss yung mga Pinoy team daw. More on parang boxing. Oo. Sabayan talaga. Totoo talaga. Whereas di ko sa yung mga international, parang ano sila, sumasagi. Strategical. Kumbaga, alam nila na hindi sila pwedeng lumaban, yung mga ganito. Kasi yung playstyle dito ng sa Pinoy, talagang aggressive bugbugan talaga. Bugbugan tayo. Gera talaga. Oo, padamihan ng hero. Farm ka lang farm dyan, sutukan tayo. Oo, ganun. Ganyan eh. Pero dati was Dota 1, mga pugakan. Nako. Mga ganun. Ngayon nga, wala. Na ano talaga. May bukso ng damdamin Pinoy ako. Kailangan pumatay. Pero ito, kita nyo naman yung VP, no? Yung patience nila talaga. Alam nila kung kailan sila mag-take ng fight. Alam nila kung kailan yung weakness nitong Vici Gaming. Tsaka alam nila kung paano nila labanan yung team fight. Which is nga yung pag-ipit nila. Oo. Yung Death Prophet kanina. Pero yung Ramses. Going for heart na siya dito, boss. So, pwede na humarap sila dito. Nung Razor after nung heart niya. Kasi hindi rin ganun kalaki na yung damage na tong Vici Gaming after nung shotgun eh. Kasi si Morphling lang yung pinaka-damage dealing hero nila para dito sa Vici Gaming. And once na... Kasi si Morphling boss, pipiliin lang niya lagi mga supports eh. Kasi yun yung kanya i-one-shot. Mm. And normally lang niya most likely si Phantom Assassin. Pero with the heart kasi, kumbaga, pwede siyang magparami lang dun sa gitna ng teamfight and papahirapan niya ibang hero naman ng Vici Gaming. Mm. Ang problema kasi ng Vici Gaming dito, yung disable nila din limited eh. Dabon. Yung stun doon sa Rolly Boulder and then yung stun ng Vengeful Spirit lang yung kanilang talagang disable dito. Well, itong Virtus Pro, meron silang Ravage, may Yule Scepter pa itong Sinowan to control, at itong ring si Roger, kahit na mababa yung level niyan, di ba? Meron pa rin na disable yan, pero yun yung libre yung Aegis. May BKB yata siya boss, yung si Roger, Yaman. May BKB na? Oo nga no, Yaman bigla. Wala naman tong gold. May mga streak kasi siya nakakuha eh, no? Yun ang kagandahan. Yun yung bawi mo talaga pag pinatay ka ng pinatay sa una. Sige, magpa-streak lang kayo. Pag napatay ko kayo, akin yung pera nyo na yan. Kita mo. Kumbaga boss, ang kaya na lang i-one-shot dito ng Morphling, si Shadow Demon na lang. Nakaya pa niya iligtas yung sarili niya. 1K yan eh. 1K yung nakakuha niya na yan eh. Okay, Ori sa akin yan eh. Plus towers pa boss yung, ano, yung, first, yung middle. Talaga namang sulit yung ipon. Nako po. New strategy. Papatay ka na papatay. Pabiyan godlike mo yung kalaban. Saka kunin mo yung streak nila. Parang pinautang boss. Boss Alo, sa tingin mo, ipag-asa na ba Fanatic mo sa TI? Champion yun, TI9. Fanatic. Siyempre, depende yan. Sabi nga boss, parang pataas din ang pataas yung yung tag dito. Oh, third na eh. Ah, oh, yan. Second susunod. Tapos, major, tapos after daw ng second boss, huwag na daw sila sumali sa ibang tournament, TI na agad. Oh, TI na para agad. First na. Oh, maganda nga yun pag ganun. Oo nga, nakaraan first sila, di ba? Pataas din naman sila, pataas. Ito, Shiva's Guard completed para kay Ori. Tidehunter, Guardian Greaves yung kanyang next item. May heart na boss. Tapos magbabutterfly pa yung Phantom Lance. And wala namang, although pwedeng mag MKB yung Morphling, pero hindi kasi siya yung hero na nag-rely usually sa ano eh, sa MKB. Kasi yung Skadi or Satanic yung mga ganyang item.
So, possible, okay yung mga stats item din. So, titignan natin kung mag-MTB siya dito after nung fourth link, ano? Maelstrom. So, yun yung pagiging item niya rito. Oo, oh, pang-contra dito sa may ano? PL, plus Illusions. Mm. Sa galawan ni MP boss sa loob, maganda naman performance ni MP. Depende lang sa breakfast niya. Kailangan yung breakfast niya, scramble egg, wag ano. Wag sunny side up. Eh, sunny side up ata ng mga nakakaraan eh. Nangyayari. Yung mga pungsoy-pungsoy natin dyan. Oh, and nga pala, may mga streamer tayo dyan. Follow nyo po yung kanilang mga page sa Facebook. Dyan sila nag-livestream. May pagkwentuhan kayo. PM nyo. Alam ko, mga crush nyo yan. Ayan, si Kiki, crush nyo yan. Sir Mike. Oh, yan. Yung list to list kayo nyan, list to list. Oh. Nag-crush kayo, picture ni Makay? No, nag-crush talaga yan. Di ba galing ng Fnatic si Raven? Anyari dun? Anyari sa'yo, pre? Sobrang tagal na nun. Grabe ka naman dyan. Nakabalik na siya sa TNC, tapos umalis na nga ulit eh. Nanalo na ng WESG. Oo, oh, nanalo pa ng WESG. Ito, pa siya. Naku, nadali ng post. Nahayari. Yung Tidehunter, isang mabilis. Kailangan lang antayin boss yung Aegis na itong Vici Gaming kasi meron pa sila dito. Mm-hmm. So once na mawala yung Aegis, pwede na ulit sila mag-try ng teamfight, pero... Oh! The TP out! Wala! Uy! May pang-cancel si Papa Razzi! Well played! Para dito kay Papa Razzi, grabe naman yun! Magka-force ng buyback boss. Oo. Although, 20 seconds lang naman. So, mukhang ipipilit na lang nila. Ayan ang buyback. Oo, oh, eto na nga yung buyback. Let's see kung ano ang gagawin dito. Neto nga VP. Kahit na nakuha sila ng isang maganda clash kanina, hindi pa rin gaano ka-confident enough. Itong VP na mapagsabayan ngayon. Oh, ubus na yung mana. Ito si Papa Razzi, pero meron siyang Aegis of Immortal dyan eh. So okay lang. Buhay na rin yung Tidehunter. Kaya back na muna dito para sa side ng VG Gaming. Pero ang yaman din po sa Earth Spirit ha, kasi meron siyang Graves eh. Although hindi yun yung usual pickup para sa Earth Spirit kasi siya na sana yung maging initiator nila. So pwedeng Dagger o kaya Veil or Yules din para pang set. Pero with Graves kasi, at least may meron silang makunat pa na hero. Hmm. Initially po mga sir, yung kay Raven na yan, inoopera siya ng Fnatic dati pa, pero hindi siya ayaw niya sumali doon. Ewan ko kung bakit ayaw niya sumali. PL going for Mjolnir din. Mjolnir din, no? Actually boss, kasi pag kinoopera niya no Morphling. Hindi, si Morphling nga tayo, Morphling yun. Ah, okay. Morphling okay, yun, Morphling yun. Na-jubate tayo, no? Nagawabasa ako ng comment. Oh, no one. Oy, nako, na-hex pa dito Air Spirit, pero oh, another gulong. Inabol sila dito pero BKB. Oh, eto na rin sa likod si Ramses. Inahabol niya si D. At sa nako, patay rin ito si Fade. Tinamaan siya rito ng lintik. Una ang gandang swap naman. Coming from Yang, buhay pa yung Air Spirit. No one pa yung delikado. Another swap. No one. Mamamatay ba siya? Yun ang tanong. Yes po, namatay si No One, yung Tidehunter. Wala po siyang Ravage dito mga sir. Down yung Ravage niya ng 130 seconds. Pasha tumatakbo. 2 heroes on side ng VP. Pasha hindi siya makapagpupuno-puno dyan. And godlike. Para dito kay Papa Razzi. It's time na naman para sa side ng VP. Ay na Vici Gaming na mag-push. Habang nangyayari yun boss, binasag din ni Morphling yung tower sa bottom lane. So napatipi doon si Phantom Lancer. After niya magtipi, saka lumaban lalo yung Vici Gaming kasi alam nilang wala ng damage output na manggagaling sa Virtus ko. Oo. And ako, ang ganda. Binigyan pa ng tips si Yang. Ganda kasi ng swap eh. Tapos? Nabuhay pa yung Earth Spirit and then ito si Solo. Boom! Karaka-raka. 4 heroes down na ngayon yung VP. And Vici Gaming, isang clash lang sila nakamali. Then the rest, dire-diretso na. Wala pang Ravage boss, so possible na... Actually, possible na tatlong lane Mega Crips, no? Yung makakuha ako. And 33 minutes, akala natin makakabawi na yung VP sa isang maganda clash na nangyari kanina. Pero, grabe yung Vici Gaming. Nagkamali man sila ng isang beses, hindi na nila inulit yan. Pero, oh, yung Phantom Lancer, nahuli na naman dito. Ito si D. Pero kita mo, yung Phantom Lancer,
natatagal siya patayin itong Oracle dahil sa kanyang false promise. Yun yung maganda, support ka lang, pero nagbabuy time ka para dito sa mga heroes na kakampi mo. And Yang naman ngayon yung target ng VP, two heroes sa side ng Vici Gaming. Pero napapi mga BKB nila doon ah. Tsaka at least hindi yung Morphling or yung Death Prophet yun naman. Oo, Maelstrom. Binili na ng Morphling. Kanina pang umaga yung Bench Spirit ng VG. Grabe mga swap save, oo, yung dalawang support. Isipin nyo mga sir ha, kanina umaga, game 2, si D yung gumamit ng Bench Spirit. Then, si Fade nung game number 3. And then ngayon naman si Yang. So tatlo na yung nagiging player rin na ng nag-swap. Na alam nila kung paano gamitin, di ba? Pwede na lang ilagay sa mid-boss, gagaya na gagawa ng Kid Gaming. Oo. So kung gusto nila ng iba-ibang player na nagamit, pwede naman. Hmm. Pero mas crucial kasi ngayon, boss, kasi yung saves niya ngayon, mas mahirap kasi core na po yung Vengeful eh. Oo, yun nga. Whereas yung last time kasi, kahit mamatay lang siya namamatay, okay lang. Oo, yung mga swap niya talaga, eh, anong swap to, hindi siya pang save na. Siguro, yun lang yung sa Earth Spirit. Kaya okay din boss yung glimmer niya kasi mukhang pang-initiation na yung mga swap niya rito. Oh, pero nice gun ng VP. Yung position dito ng Vici Gaming, mantika na si Ramses doon ha. Dapat siya ng ano, ng bounty. Pero pa siya. And kompleto na yung Mjolnir nitong Vici Gaming. Also boss, Death Prophet going for Hex din. Wow. So, isa pang problema para dito kayo. Ano? Grabe nga yun. Phantom Lancer. Disable. Yung kailangan nga bubuin dito. VP naman. Ito yung Razor. May assault kay Ras. And then Roger. Let's see kung ano ang gagawin na dito. Na silence. Ori, inuubusan ng mana. Wala nang mana. Ito si Ori. Papasok ba? Itong side ng VP. Let's see. Paparazzi. Boom. Pero na dodge. Kakambahan sa may gilid. Ito yung Bench Spirit. Yari. Sino isi-save mo? Wala ka naman save. Siya yung nayari dito. And ngayon, nahanap dito ng kills ang Virtus Pro. Sino may ispatan nila? Masyado malayo yung pwestuhan. Ito si Paparazzi, nag-aabang. Pero waveform out lang. And Bench Spirit lang po yung nakuha nila doon. Tama kulit lang. Taras na pala itong si Ramses. Yep. Taras Butterfly. Tsaka delikado na rin boss yung Shaman once na makuha niya yung dagger niya. Kasi actually 300 gold na lang din. Oo, pero no one. Maybe? Nagkamali sila dito. Yun nga lang. Napag-BKB nga siya rito. And then tumatakbo dito. Etong Vici Gaming. Out na lang muna yung VP. So pwede sila lumaban boss yung Vici Gaming. Later on, lalo to lang BKB. Si Razor. Insakto pa. Yung Roshan lumabas bigla. Butcher, no? Parang pinalakpakan na, ano? Pinalakpakan na yung ibon. Biglang lumabas. Phantom Lancer going for Scuddy, yung kanyang next item. Siya na yung muna sa ating network. Pero Paparazzi naman, MKB yung kanyang next item. Yun lang yung palubog dito. Ginamit na ni Shadow Demon. Kaya mayayari siya rito. BKB use nga lang. Ngayon from Paparazzi. Pero yung kill na yon mukhang magsesecure sa kanila ng Roshan. Tsaka may damage din na nakuha boss yung Morphling with the Static Link. Mm-hmm. 98 damage yung nakakuha niya dun. Plus 227. And ito na nga, isang mabilis. Kita mo naman. Nalaban yata boss. Wow. Pero late na masyado eh. Aegis, makapunta dito kaya Morphling. Naghahanap pa ng kill. Ito si Fade pero wala siyang maabutan dyan. Sa likod, yung Ramses, pati no one. Ayan na, napasobra na si Fade. Pero nasaan yung mga kakampi mo? Wala pa. Dumating bigla dito si Paparazzi. Pero BKB, kaya from Razor, no one. Nako, narabig dito. Itong Morphling, mamamatay si Morphling dito mga sir. Pero magagahan pala yung Aegis of the Immortal. Ito na yung buyback. Kaya from Oracle and Ori. Kinakain sila ng multong bakla. Wasak dito yung Virtus Pro mga sir. Pero yung disable, yung Scepter, yun nga lang. Na fair skill siya doon ni D, kaya mamamatay ito si Roger, pati si No One, Ramses, lumalaban. Pero ikaw na lang mag-isa dyan eh, plus yung Mass Serpent Wards, patay rin dito si Ramses. May mga buyback naman yan, pero yari na sila, wala na silang Ravage.
kagaya sabi natin last time, boss, diba? Kayang pumatay itong Virtus Pro kung isa lang yung buhay nitong mga heroes ng Vici Gaming. Pero yun nga lang eh. Since napatay nga nila kagad si Morphling, pero may Aegis kasi siya noon. So nung pagkabuhay niya, nakapalag kagad siya, nakopya niya si Phantom Lancer. Nakapangulit na rin siya dito gamit yung Doppelwalk. Oh. Ayun. Mali, no? Parang nahuli kasi eh, wala eh. Ganun talaga, pampalaga na. And binigay na naman kasi nila Aegis eh. Yun ang problema nila dito. Pero may palubog, save. Kaya from solo, napasobra si Fade dito. Fade Delegado, Fade mamamatay. 70 seconds down yung Earth Spirit, pero buyback agad niya, Papa Rassi. Kailangan mag-ingat, wala kang buyback. Pero naka-force promise siya rito, and the waveform out. Papa Rassi, mabubuhay ba yun ang tanong? Ori, yung BKB niya, ginamit na rin dito, maghahabol. Itong side ng VP, Papa Rassi, nakasurvive doon. And puno ulit yung kanyang buo. Bumabalik yung kanyang buhay yan. Oh, naatos dito. Yung Phantom Laser, babalik itong side ng VP, Ori Delegado, wala siyang BKB rito, wala rin siyang buyback, mayayari ba? Oh, ganda swap, coming from Yang, buhay yung Krob, mga sir, tatakbo sila dito, TP out, makakancel ba? Nakancel nga yung TP, ang gandang lubog, pati yung Shadow Demon, Shadow Shaman na Shackle, wasak. Oh, basagin, babasagin niya tapos. Ayun nga, no? Okay. Ano lang. Okay, lang. Kala ko, ano lang pala yun. Tamang ano lang. Pinilit boss ng Vici Gaming. Although, maganda sana siya kung walang fortification. Itong Virtus Pro. Kasi at least mega grips na sana. Pero yun, dalawang hero yung nakuha din ng Virtus Pro. Which is hindi naman ganun kasama para dito sa Vici Gaming. So, kailangan na tayo. Ito yung masama. Nakakuha pa yung courier ng VP doon na merong pang iskati niya itong si Ramses. Natigil ba yung static leak doon sa swap? Pag malayo, yep. Oo. Pero pag malapit lang, hindi. Doon sa may kailangan, medyo malayo eh. Maputol. Dapat pasok pa rin doon sa range. Oo, pag out of range. Yep. Paparazzi, MKB, next ang item. Ramses, ang dami naman yung item pero kailangan yata dito BKB. Madali rin siyang makahit boss eh kasi kinukulit lang siya nung Vengeful nung Earth Spirit. Tapos si Death Prophet, natakbo lang siya habang nahigop ng HP din. Mm-hmm. So, wala siya masyadong mapatay. Actually, pati si Oracle din eh kasi may False Prophet din. Rare natin makita yung mga ganito sitwasyon na VP. Hindi sila yung lamang. Kadalasan nakikita natin sila yung lamang eh. And then minsan nagtro na lang sila sa bandang huli, doon na nalo yung kalaban. Pero ngayon, nagulat ako, hindi sila nag-GG agad eh, no? Hindi sila nag-GG. Kadalasan pag nalamangan sila ng bahagya, alam nila, putya, nagkamali na kami rito, dire-diretso na to, tilted na kami. GG na natin, pero ngayon nalaban nila, parang pupuso sila rito, pumipinoys. Dati rin boss, actually, masyado silang greedy mag-buyback. Kung mag-buyback agad sila ng buyback, lalo na kung may engagement. So kaya rin sila nahihirapan kagad na kumbaga pag once na matalo sila sa isang team fight. Yun na yun. No? Wala nang pambuyback yung ibang heroes nila. Pero ngayon kasi medyo safe na sila. Kagaya nung kanina Shadow Demon lang yung pinagbuyback nila sa mid lane. Oo. Refresher. Yung next item dito ng Tidehunter. Yun yung kanya nga bubuin. Pero matagal pa yata yun. Morphling going for MKB na din. Boss. Be like Alupo in the word pulse of John. Ako yung gayahin nyo. Oh, pero yung Ravage, kinumit na rito. Pero nakapag-BKB si Papa Rassi. Support yung kanyang gustong kunin. And Beyond Godlike nga para dito kay Papa Rassi. Pero Ori, yung pinagtitripan dito ha, kailangan niya mag-ingat. Yung kanyang SS, mawawala na yan. Patay! Dito, ito si Ori. Pero no one yung magiging kapalit doon. Ramses, nakikipaglaban dito sa sobrang dami niyang illusion. Pero naubos yung illusion niya. Yang Delegado, nakita na yung tunay dito. Ramses, Delegado. Oh, ang ganda doppelganger na dash yung waveform in. Nito si Morphling and then na-hold pa ba nila dito si Morphling? Ubus na yung mana yan! Pero may napalpa damage pa sila dito. Wala! Atos! Dito kay Phantom Laser! Phantom Laser is down! 125 seconds down! Ito si Ramses and GG will be called aside ng VP. And 1-0 po. Vici Gaming is doing it. The Chinese squad. Wow! Yung saves boss coming from yung supports na itong Vici Gaming. Yung swap tapos yung Yules. Kasi Earth Spirit din, nakapangulit siya sa gitna ng teamfight. So kahit na nakagamit ng skills yung Virtus Pro, actually yung Ravage was hindi nagamit ng maayos kasi nakapag-BKB rin. Oo nga eh. Yung mga course. Nakapag-BKB eh. Papa Razzi, grabe naman to. 12-0 and 12. Para sa kanyang Morphling.
Ori din, grabe rin yung performance ni Ori dito, 13-3 and 9. Sa kanya nga Death Prophet, yung mga setup niya ng Atos, yung Hex, kita natin, yun yung nagpanalo kanina sa kanila. Also boss, yung pagkamatay din ni Roger nung mga early games. Kasi although na-lesson niya, pero hindi naman siya nakapaggawa ng space. Oo, na siya dapat yung nagpo-provide ng space eh. Nadali, ito nga VP sa game number 1 natin. And Vici Gaming, dire-diretso yung momentum nila from the minor. Nag-qualify sila dito sa major at ngayon nasa grand finals. Nakakuha pa ng isang game against VP. Possible. Actually boss, tingin ko kaya lang i-true 3-0 based dun sa last nilang performance, yung last na game. Pero VP pa din yan, di ba? Kaya nilang kumambak. Lagi naman natalo sa unang game yan eh, yung VP. Pero yun nga po, game 1 pa lang yan. Huwag kayong alis, may game 2 and game 3 pa tayo. Possible game 4 kung nga sakasakaling makatay itong VP. Pero yun nga po, huwag kayong alis. VP vs. Vici Gaming. Grand Finals at ang Dream League Season 11. Huwag kayong alis. We'll be right back, master.